Ang ating pong tatalakayin sa umagang ito ay may kinalaman sa tinatawag na ano ba yung birth signs? Ano ba yung birthmarks ng isang taong na born again? Okay. Kasi madaling sabihin na na-born again na ako. Kasi nakapag-speaking in tongues na ako. Pero isipin natin na ang speaking in tongues ay hindi lamang nararanasan ng grupo natin. Meron ding nakaka-speaking in tongues sa iba't ibang mga grupo. Pero ang problema dito ay iisa lang ba ang sign na ang isang tao ay na-born again? Halimbawa, kung ikaw ay aking anak at pinanganak ka, hindi lamang yung may buhok, may paa, kumpleto sa katawan, kundi dapat may mga signs na masasabi ko kung anak kita. Uy, nakuha niya yung aking ilong. Uy, nakuha niya yung aking mata. May mga signs na masasabi natin na anak ko ito. Alam niyo po, yung aking tatay nung araw ay hindi makapaniwala ang aking lolo na anak niya, yung tatay ko. Kasi sabi niya, parang hindi ko ito kamukha kasi may pagka-chinito yung aking lolo. Pero nung pinanganak na yung kapatid ko na singkit, sabi niya, ay anak ko nga talaga ito si Juanito. See? Kasi may hinahanap siyang sign o marka na masasabi mong anak ko talaga ito. Ang mahirap eh, nung nanganak ang misis mo, kamukha nung kapitbahay nyo. Eh, mahirap yon. Okay. So, madali kasi mag-claim na we are born again. Dahil isa lang na yung tinitingnan natin dito na palatandaan. But by this time, ngayong araw na ito, ay unti-unti ko kayong dadalhin sa ano pa yung mga palatandaan na ikaw talaga'y na-born again Christian. Okay? So, umpisahan natin sa ating unang slide. Okay. Ayon sa John 3:3, unless you are born again, you cannot see the kingdom of God. Alam niyo mga kapatid, lahat tayo gusto makapasok sa kingdom of God. Sinong ayaw sa kingdom of God na makapasok? Di ba lahat tayo gusto? Kaya lang ang tanong eh, makakapasok ka ba kung hindi mo naman nakikita yung lugar? Nakuha ninyo? Katulad yung ako'y may hinanap na isang lugar, gusto kong pumasok sa Ninoy Aquino Stadium. E paano makakapasok? Hindi ko alam yung lugar, hindi ko pa nakikita. So mahalaga muna, makita ko muna yon. Para unti-unting may paraan ako makapasok. Malibang makita ko, Pastor Daniel, saan ako papasok? Kaya sabi ng Panginoon, unang stage para ikaw ay makapasok, dapat makita mo muna yung kaharian ng langit. Kaya sabi niya, unless you are born again, you cannot see the kingdom of God. Okay? So yun ang unang step para makapasok ka sa kingdom of God. Maborn again ka muna. Next. Sa John 3:5 naman, Jesus answered, "Truly, truly, I say unto you, unless one is born of water and the Spirit, he cannot enter the kingdom of God." So yung una, maborn again ka muna. Pangalawa, dapat mabaptize ka ng water and Spirit para na sa ganon, makakapasok ka na. You see? Katulad niyan, nakita mo yung Shumart. Nakita mo yung mall na gusto mong pasukin. Nakita mo na. Kaya lang, hindi ka papapasukin kung wala kang quarantine pass. Kung wala kang face shield. Kung wala kang face mask. So may mga requirements. Pagkatapos kung meron kang lagnat, hindi ka papapasukin. So nakita mo lang. Pero may problema. Hindi ka makapasok dahil yung mga requirements ay wala. So maliban sa pagiging born again, dapat maborn ka o tinatag mabaptize ka ng water and spirit so that may passes ka na makapasok sa kaharian ng langit. Okay? So yun siya. Maliwanag sa inyo po yun mga kapatid? Okay, next slide.
John chapter 3 verse 6. Pinaliwanag ni Christ kung ano ibig sabihin ng born of water and spirit. Sabi niya sa verse 6, that which is born of the flesh is flesh, and that which is born of the spirit is spirit. Yung pinanganak sa laman ay laman nga. Pero yung pinanganak sa espiritu ay espiritu nga. Ano ibig sabihin noon? Next verse. Jesus said unto Nicodemus, humans can reproduce only human. But the Holy Spirit gives birth to spiritual life. So don't be surprised when I say you must be born again. So kung ikaw ay pinanganak lang sa laman, laman ka lang talaga. Pero kung pinanganak ka sa espiritu, then you are producing a spiritual life. Kaya sabi ni Christ, don't be surprised, huwag kang magugulat kung sabihin ko sa iyo yung first step, you must be born again. So, kaya sabi niya, marvel not, huwag kang magkataka that I said unto thee, you must be born again. Okay? So, mahalaga yung salitang, kaya lang yung salitang sa Greek, yung salitang you must be born again, actually sa Greek is you must be born from above. Paano nangyari yon? Bakit ginawang born again? Eh, sa Greek pala eh, from above. Siyempre, yung pangalawang kapanganakan mo, hindi na galing sa tao. Galing na sa langit. Galing na sa Diyos. You see? Kaya yung mahalaga dito, kasi kapag tayo'y aakit na sa langit, itong lamang lupa na ito, aalisin ito. Bakit? Papalitan ito ng isang lamang makalangit. Dahil itong lamang ito ay galing sa lupa, at sa lupa rin ito babalik. Kaya sabi sa Thessalonians, in the twinkling of an eye, sa 1 Corinthians chapter 15, in the twinkling of an eye, lahat tayo babaguhin. Hindi na yung lamang lupa ang ating magiging katawan, kundi lamang galing sa langit. Kaya you must be born from above. Kinakailang ipanganak ka galing sa langit. Okay? So next. Kaya sa Greek, kung titingnan natin, in John 3:3, the word born again is anothen, actually sa Greek. The word anothen is an adverb meaning from above. Okay? So, translate ito ng salitang again or anew, especially sa Galatians chapter 4:9, at saka sa John 3:3, at saka 7. Okay? So, it has a double meaning, again or from above. Okay. Next. Now, pinaliwanag ni Christ, ano ibig sabihin ng you must be born again? The wind blows whenever it pleases. Pinaliwanag niya sa John chapter 3 verse 8. The wind blows whenever it pleases. Kung saan siya gustong umihip ang hangin. You hear it sounds, naririnig mo ang tinig niya, ang tunog ng hangin ito, but you cannot tell where it comes from. Pero hindi mo alam kung saan nanggagaling yung hangin ito. Kayo ba alam niyo kung saan nanggagaling yung hangin? Kapag kayo nasa labas? Nung panahon na yun kasi wala pang electric fan. Okay? So kapag may electric fan, alam mo kung saan nanggagaling yung hangin. Pero yung unang panahon, nag-uusap sila ni Nicodemo, wala pang electric fan na yun. Kaya nga, hindi mo alam, bakit pag pumunta ka sa tabing dagat, may araw na o may oras na malakas ang hangin galing sa dagat, no? Pero may oras na kahit nakaupo ka na matagal sa dagat, halos wala kang maramdamang hangin, mainitan ka. Kung sabi ni Christ, ang hangin hindi mo alam saan ang gagaling at hindi mo rin alam kung sa patungo. You cannot tell where it comes from or where it is going. So it is with everyone born of the Spirit. Ganon ang nangyayari sa isang pinapanganak sa Espiritu. Sana kayo nagtanong si Nicodemo, paano ito? How can this be? Okay. Ang interpretation doon sa verse chapter 3 verse 8 ng John, another translation, the wind blows wherever it wants. Just as you can hear the wind but cannot tell where it comes from and where it is going,
you cannot explain how people are born of the Spirit. Hindi mo maintindihan kung bakit ang isang tao na born ng Spirit. Why? Kasi nga, kumbaga sa ano, katulad nung karanasan ng isang mangangaral natin sa church na ito, nagulat siya habang nag-altar calling, habang nananawagan sa tungkol sa receive the power of the Holy Spirit, may mga naglalakad na hindi naman kasama sa audience na speaking in tongues. So, paano nangyari yon? Bakit may mga ganon? Ang sabi ni Jesus Christ, hindi mo alam kung saan nanggagaling at sino ang pupuntahan ng Holy Spirit na ito. Kaya nga kahit naglalakad yan, kapag yan ay hinipo ng Diyos, talaga mag-i-speaking in tongues yan. Pero kahit ikaw ay present at hindi ka hinipo ng Diyos, hanggang dyan ka lang talaga. So you cannot tell, you cannot predict. Kasi ganun ang isip ng Diyos. Who can read the minds of God? Wala. Okay? So, yun ang ibig sabihin ng salitang yun. Na minsan, sabi nga eh, 7 years na siyang Pentecostal, pero ngayon hindi pa rin siya nakaka-receive. Meron bagong-bagong binyagan sa water, nakapakinig ng preaching, nakapag-speaking in tongues. Meron nga hindi member ng church, nag-speaking in tongues. Naalala niyo si ano? Si Cornelius? Mas nauna pa yung receiving of the Holy Spirit kaysa sa baptism in water. So hindi natin masasabi yon. Kaya mahirap humatol sa ating kapwa. Anong malay mo? Yung sinasabi mong hindi maliligtas, matagal na palang kausap ng Diyos at matagal na palang inihipo ng Espiritu ng Diyos. See? Next. Okay. So ano ibig sabihin ng water baptism? Kaya ka nabaptize ng water kasi ikaw ang nag-decide. Tama? Sabi mo, kailan mo gusto magpabinyag? Ngayon na po. O kaya bukas na, katulad ko. Nag-decide ako, September 21, magpabaptize sa water. So ako nag-decide. But when it comes to baptism of the Holy Spirit, it is always God's decision kung kailan ka bibigyan ng Holy Spirit at kung sino ang kanyang bibigyan. Naalala ko nung ako ay meron nag-a-apply ng papunta sa abroad. Tama? Sa papunta sa Amerika. So nag-apply siya visa. Yung passport, okay, sa Pilipinas, nag-apply siya. Pero yung visa, hindi Pilipinas ang magde-decide. Sino magde-decide? American Embassy. Yun ang tinatawag dito na, kaya pagpasok mo sa American Embassy, wala ka na sa Pilipinas. Nasaan ka na? Nasa lupa na nang? Pero nasa Pilipinas pa rin yun. Pero pag pumasok ka sa embassy ng Amerika, nasa American soil ka. At doon ka ngayon nag-a-apply. Kahit na wala pa doon sa Amerika, hindi mo na kinakailang makapunta ng Amerika para doon ka mag-apply. Meron na tayong embassy dito para mag-apply ka. At yung embassy na ito, ang magde-decide kung ikaw ay tatanggapin, papasok doon sa pinakabansa nila. At wala kang gagawin doon, kapag pasok mo sa American Embassy, ang batas ng Amerika ang susundin mo. Hindi batas ng Pilipinas. Pero pag lumabas ka sa embassy, batas ng Pilipinas ang susundin mo. Pero pag pumasok ka sa embassy, American Embassy o American law ang iyong susundin. Ngayon, may embassy ba dito ang Diyos? May embassy ba ang kaharian ng langit? Yes, the church! Kapag pumasok ka sa church na ito, wala kang susundin kundi yung batas ng simbahan ng Diyos. Paglabas mo, abay yung traffic ko dyan, batas ng Pilipinas yon. Pero pag pumasok ka dito, okay, ang simbahan, ang batas ng Diyos, ang iyong susundin. Bakit? Kasi nga, ito ang embassy ng ating Panginoon Diyos. Kaya mahalaga rito na umayos tayo, sumunod tayo sa patakaran, hindi patakaran ng tao sa labas, kundi patakaran ng Diyos. Sapagkat dito mo marireceive ang Holy Spirit. Dito matatanggap ang tinatawag na stamp ng ikaw ay approved para sa langit.
See? So nakita niyo yung analogy din, ano, mga kapatid? Maliwanag? Okay. So we cannot explain and understand the unusual action of the truly born again Christians unless you are also a born again person. Ang isang taong na born again, ang isang taong naka-receive ng Holy Spirit, hindi yan maiintindihan ng sanlibutan. Iba kilos kasi niyan. Ang makakaintindi lang sa'yo, being na born again, ay yung na born again din. See? Halimbawa, sinong unang makakaintindi sa'yo, Pastor? Siyempre yung family mo. Pero yung mga taong hindi ka member ng family mo, ang hirap mong unawain. Bakit ganyan si Pastor? See? Kasi, daladala mo yung pangalan ng inyong family. At member ka ng family na yon, at may palatandaan, ikaw talaga yung si Daniel Victorio. Bakit? Kasi nga, may palatandaan kung sino member ng family. Okay? So, ang makakaintindi lang sa'yo, yung family mo, yung magulang mo, especially yung magulang natin, yun lang makakaintindi sa atin. Okay? So, ganun din dito. Kapag ka hindi ka member ng people of God, the kingdom of God, hindi mo maintindihan ang kilos ng isang naborn again. Ang tingin nga sa atin, di ba, pagka tayo'y nag-speaking in tongues at parang nangingisay, di ba, pinagtatawanan tayo para tayong baliw. Tama? Pag nagsalita tayong hallelujah, kasabihin, oh, masyadong emotional lang yan. Oy, ano lang yan. Pero sa totoo lang, hindi kasi sila member ng family of God. Kundi, ang nakakaintindi lang sa iyong mga tinatawag na nangyayari sa sarili mo, na tumutumba ka, yung kapwa mo rin na mga naborn again. Kaya yun lang ang sinasabi dito na you cannot understand ang taong na nagabayan ng Holy Spirit. Only the people of God can understand you. Kaya nga nung araw, ganun din ang tingin ko sa inyo. Nung hindi pa ako member ng church na ito, tingin ko parang, oh, masya, sabi nung pinanggalingan kasi, emotionalism lang yan, wala yan. Tsaka parang pag umiiyak ka, parang wala ka, ano ka, bakla. Alam niyo, doon sa pinanggalingan ko, naiiyak ka na, pero hindi ka nagpapahalata. Kasi pagtatawanan ka. Pero ngayon, normal na sa akin na maiyak. Bakit? Naintindihan ko na ang ibig sabihin ng pagiging born again. Naintindihan ko na ang ibig sabihin na nasa akin ang Holy Spirit, mga kapatid. So hindi ko na pinagtatawanan itong grupo na ito, kundi naintindihan ko because I had also experienced the being born again Christian. Okay? So next. So kaya sabi sa 1 Corinthians chapter 2 verse 14, the person without the Spirit does not accept the things that come from the Spirit of God. Hindi niya matatanggap yon kung wala siyang Espiritu ng Diyos. But consider them foolishness. Ang tingin sa atin, mga foolish. Ang tingin sa grupo ay mga foolish, mga baliw. And cannot understand them because they are discerned only through the Spirit. Naiintindihan lang ito kapag meron ka ring Holy Spirit ng Diyos. Okay, next. So, kaya nga, nagtanong nga si Nicodemo, sa sinabi ni Christ, it is with everyone born of the Spirit. How can this be? Nicodemo asked. Nagtanong siya. Next. Paano nangyari ito? Sabi ni Jesus Christ kay Nicodemo, you are a teacher ng Israel. Teacher ka. Pareseyo ka. Masyado kang literal. Masyado kang binibigyan mo na importansya yung panlabas na larawan, panlabas na anyo. Kasi yun ang mga pariseyo. Yun ang ugali ng mga nila Nicodemo. You're a teacher ng Israel. And do you not understand these things? Hindi mo naintindihan to? I have spoken to you of early things. Kung tutusin, hindi pa kita dinadala sa usapang panlangit. Panlupa pa lang ang pag-uusapan natin. I have spoken to you of early things. And you do not believe. How then will you believe if I speak of heavenly things? You see,
Ang ginawa ni Christ habang nakipag-usap kay Nicodemo, binababawan na nga ni Christ yung usapin para mag-get lang ni ano, makats lang ni Nicodemo yung usapin. Hindi pa rin maintindihan. Kaya, anong klaseng teacher ka? Hindi mo naintindihan to? Wala pa tayo sa usaping panglangit. Wala pa tayo sa usaping pangkaligtasan. Kasi yung salitang kaligtasan sa John 3:16, "For God so loved the world, that whosoever believe in Him shall not perish but have everlasting life." Yun ang usaping pangkaligtasan na. Sa John 3:16, John 3:5 pa lang tayo. John 3:10 pa lang tayo. Panlupa pa lang, hindi mo maintindihan ni Nicodemo. So paano maintindihan pag pinilala kita sa usaping panlangit? See? Next. So the church has many names. Maraming names ang church sa Bible. Kaya wag lang tayo nakatutok sa salitang church. Tinawag itong church in Matthew chapter 16 verse 18. Tinawag din siyang body of Christ. 1 Corinthians 12:27. Tinawag din silang elect, the elect. Mark 13:20. Tinawag silang mga saints. Acts 9:13. Tinawag silang mga nangaligtas. They are the people who are saved. 1 Corinthians 1:18. Tinatawag din silang God's people. At tinatawag din sila sa Romans chapter 1 verse 7, beloved of God. Higit sa lahat, tinawag silang the children of the living God. Mga anak ng Diyos. Bakit? Na-born again nga. So hindi na sila na-born again sa magitan ng laman. They were born from above. Born from God. They were become the children of the living God. Tinawag din silang royal priesthood. So maraming tawag sa Church of God. Next. Kaya tinabi nga sa 1 Peter chapter 2 verse 9, "But you are a chosen people." So tinawag din silang chosen people. A royal priesthood. A holy nation. God's special possession. So ang daming tawag sa Church of God. So wag lang tayo nakatutok sa salitang church. Parang ikaw, Pastor Daniel, tinatawag ka minsan ng tatay mong anak. Minsan tinatawag kang Daniel. Minsan tinatawag ka ng Dan. Minsan tinatawag kang Pastor. Diba? Minsan tinatawag ka ng mga kalaro mo na ibang tawag sa'yo. Diba? Katulad sa akin, marami ang pangalan. Pete, Jose, Jose Rizal, Joe, Kalbo. Pag tinawag ko ng misis ko, pag galit sa akin, tawagin mo si Kalbo. See? Wala kang magagawa. Kasama yun sa pangalan ko. Oh. Minsan, pagkakaharap ko yung mga kontra sa akin, tawagin mo yung kontrabidang yun. Oh, kitam. Ang dami kong pangalan. Basta isa lang ang tinutukoy yun. Ako pa rin yun. Ganon din sa church, sa Bible. Maraming pangalan ng church sa Bible. Okay? But you are a chosen people. Pinili kayo. A royal priesthood. A holy nation. God's special possession. That you may declare the praises of Him who called you out of darkness into His wonderful light. See? Tinawag kayo upang purihin ang ating Diyos na siyang tumawag sa inyo mula sa kaladiliman into His wonderful light. Diba? Ang sarap pakinggan. Kung church lang, parang simple lang eh. Pero ang sarap pakinggan na, pinili ko yan. Chosen people of God yan. Chosen kita. Chosen ko kayo. Kayo yung mga banal na bansa sa akin. Special na possession ko to. Hindi yung kapitbahay nyo. Hindi yung taga-roon. But you are my special possession. Sarap pakinggan, di ba? Okay? That you may declare the praises of Him. Kaya tayo tinawag nang sa ganun, yung mga awit natin kanina, Jesus is the center of the universe. The center of the church. Kaya tayo tinawag upang panatilihin natin ang papuring yon para sa ating Panginoong Jesus. Panatilihin natin ang papuring yon sa ating Panginoong Jesus. The word hallelujah, praise God. Kaya tayo tinawag upang ituloy natin ang papuring yon saan man tayo makarating. Okay, next. So born again has many names din. Tinawag siyang born again, born of God, children of God. Siyempre anak eh.
Born of Him, pinanganak ka niya. Rebirth, pinanganak na muli. Tsaka salitang birth. So yan yung mga talata, nandyan yan. Okay. So maraming pangalan, maraming katawagan sa nakaranas ng born again. Next. So compare, sa Titus chapter 3 verse 5, He saved us through the washing of river and renewal by the Holy Spirit. So ginamit yung salitang washing. Kaya sa John 3, 5, Jesus answered, Verily, verily, I say unto thee, except a man be born of water. So may washing kasi. Diba? And of the Spirit. So renewal of the Holy Spirit. Kaya sabi nga kanina sa ating awit, hindi ka na dating tao. You have passed. Nalampasan mo na. Bagong nilalang ka na. Okay? Renewal of the Holy Spirit. Okay? So except a man be born of water and spirit, he cannot enter the kingdom of God. So dapat makaranas tayo ng tayo'y nabaptize ng water at makaranas din tayo na nabaptize tayo ng Holy Spirit, then we can enter the kingdom of God. Next. Titus 3, 2-4. Pinangyuhan ni Pablo dito si Titus. To slander no one. Huwag mong sisiraan puri ang kayong kapwa. To be peaceable and considerate. Maging mapagpayapa ka. And always be gentle, be considerate toward everyone. Huwag kang mapanghatol sa iyong kapwa. Bakit? Anong sabi ni Pablo kay Titus? Alalahanin mo, dati ka rin ganyan. Diba? At one time, we too, tayo din, sabi niya, we're foolish. Dati tayo mga baliw sa mundong ito. Disobedient, matitigas ang ulo. Deceived, mga nadaya din tayo. Enslaved by all kinds of passions and pleasures. Lahat tayo naging biktima niyan, mga ugaling yan. We live in a malice and envy. Nabubuhay tayo sa pagiging malosyosong isip at mga mamainggitin. Being hated and hating one another. Galit tayo sa ating kapwa. Tuwing pupunta tayo sa mga meeting, parang naghahanap tayo kung paano natin kokontrahin. Kung paano natin sisirain ang kanyang isip. Magaling ako kaysa sa kanya. But when the kindness of love, pero nung dumating ang kabutihan ng Diyos, our Savior appeared. Dati kang ganyan. Dati kang baliw. Dati kang matigas ang ulo. Dati kang namumuhay. Dati kang inggit. Pero when the kindness of God appeared, nung lumabas ang kabutihan ng Diyos, what happened? Next. He saved us through the washing of rivers. Nilinis niya tayo sa magitan ng paghuhugas and renewal of the Holy Spirit, we become born again Christians. See? So hindi tayo pinili dahil dati tayo mabubuti. Dahil sa ang kabutihan ng Diyos ay naging kinupkop niya tayo dahil sa kanyang kabutihan, kahit anong sama natin. But when the kindness of God appeared, binago niya tayong lahat. Ngayon hindi ka na maingitin. Mas malaki ang church nila kaysa sa atin. Masaya. Okay? Mas maraming nakikinig sila kaysa sa atin. Masaya din. Alam niyo yung tinatawag na insecurities, yan ang ugali ng isang taong nilayasan na ng Holy Spirit. Naalala niyo si Saul? Nung umalis na kanya ang banal na espiritu, ano nangyari sa pagkikitungan niya kay David? Insecure na siya. Kung pwede, mawala niya sa landas si David. Nung narinig niya na mas magaling si David kaysa kay Saul, mas maraming napatay si David kaysa kay Saul, nung narinig yun ni Saul, nagkaroon siya ng inggit, nagkaroon siya ng insecurities, gusto niyang patayin si David. Pero ang isang taong may espiritu ng Diyos, mas magaling siya, okay lang, masaya. Magaling na preacher yon, okay lang, masaya. Ang mahalaga, pare-pareho tayong pinili, sinama ng Diyos sa kaligtasan. Walang hihigit sa atin, walang masasabing mag-iingitan tayo, kundi tayong lahat ay magiging magkakasama. So kapag ikaw ay nakakaramdam ng inggit sa iyong kapwa, may problema kasi espiritu.
Pag may kinainggitan ka na, pastor, mas magaling sa iyo. Alam niyo kung minsan masakit yung sa Ephesians chapter 4, naglagay ang Diyos ng apostol, propeta, evangelist, pastor, teacher. Hindi para magkontrahan yan. Para magkaisa. E kumisan yung evangelist at saka yung pastor magkaaway. Hindi ini-invite yung evangelist. Bakit? Kasi maraming mas matatabunan ako eh. Nako, hindi yan pwede yung teacher na yan. Nako, matatabunan yung kasikatan ko dito. Baka yun ang lalaki inimbitahan, hindi na ako. Hindi ganun ang nilalagay ng Diyos. Ang sinasabi dito ng Diyos, kaya siya naglagay, pag binasa ninyo Ephesians chapter 4, kaya siya naglagay ay hindi upang magwatak-watak ang church, kundi magkaisa at hanggang sa ito'y lumago at matinatawag na marating niya ang kalagayan at kaisipan ng ating Panginoon. Hindi tayo magkakompetensya dito. Walang kompetensya dito. Lahat tayo tulong-tulong saan? Sa isang adhikain na makarating tayong lahat sa lupang pangako ng ating Panginoon. Okay, next. So what are the marks of a born-again Christian? Ano yung marka? Ano yung palatandaan na ito'y na born again? Okay, madaling sabihin na born again ako, nag-speaking in tongues ako. Pero ano yung mga palatandaan? Okay, number one. Ano sabi? Righteousness. Ba, malalim-lalim yun. Ano ba ibig sabihin ng righteousness? Okay. Sabi sa 1 John chapter 2, verse 29. If you know that He is righteous, you know that everyone who does what is right has been born of Him. Kung alam mo na ang ating Diyos ay isang righteous, sino mang pinanganak sa magitan ng ating Diyos is doing what is right. So hindi lang basta naka-born again ka, na tinatawag na naka-speaking in tongues, paglabas mo, puro kasalbahiyan ang ginagawa mo, may problema ka, peke ka. Kasi isa lang yung palatandaan hinahawakan mo. Pero ang sabi dito, if you know that He is righteous, ang ating Diyos, you know that everyone who does what is right, gawin mo yung tama, has been born of Him. Yun ang unang palatandaan. Ginagawa mo ba ang tama, kapatid? Paglabas mo ba dito? Nung araw kasi, nung ako'y nasa ibang sekta pa ng reliyon, banal na banal ang dating namin. Talagang as in, talagang masasabi natin na feeling namin holy-holy kami. Pagdating namin sa bahay, hindi pa nakasain yung katulong namin. Nagutom kaming lahat. Ano sabi ko nung araw? Kasi simba ko lang, dinidemonyo na agad ako. Pinagmumura ko yung katulong. Okay? So yung kawawang katulong, hindi nakapagsisimba dahil ako lang dapat maging banal eh. See? Hindi tama yun, mga kapatid. Next. What is being righteous? Practicing righteousness. 1 John 2:29 hanggang 3:12. Next. Anong sabi doon? What is the context of 1 John chapter 2, verse 29? Okay. Bago sinabi yun sa verse 29, and now, dear children, natawagan, sinasabihan ng mga anak, yung mga na-born again, ha? Hindi yung mga anak sa lupa, hindi yung mga anak sa laman, kundi children of God, continue in Him. Magpagpatuloy tayo sa Kanya so that when He appears, we may be confident, magiging confident tayo, and unashamed before Him at His coming. So kapag ikaw yung laging gumagawa ng tama, hindi ka na mahiyang humarap sa Diyos. Diba? Naalala niyo yung makasalanan nagsampa doon sa templo, hindi siya makatingin sa Diyos. Naalala niyo yung publikano, hindi siya makatingin sa Diyos. Hindi siya makatingin sa templo ng Diyos. Nasa malayo siya, bakit feeling niya talaga makasalanan siya. Okay? So kapag tayo gumagawa ng tama, huwag nyo lang gagamitin yung pariseyong kwinentahan niya ang Diyos. Nagbibigay ako ng ikapo, ako'y laging nagsasamba, ganito-ganyan ako. Hindi ganun ang ibig sabihin dito.
Bakit? Binilang niya yung tamang ginawa niya, pero hindi niya binilang yung mali niyang ganawa. Okay? So may mga ganon. Hindi niya naalala yung kanyang nagagawang kasamaan, kundi naalala niya lang ang bait niyang tao. Hindi ganon. Self-righteousness naman yun. Okay, next. Kaya sabi dito ni Pablo, "For I am not ashamed of the gospel of God, for it is the power for salvation to everyone who believes." Bakit may power yung gospel? Bakit hindi siya nahihiya sa gospel? Kasi sabi niya, "For it is the power of God for salvation." Yung gospel pala na ito, nandun yung power para ikaw ay ma-save. Everyone who believes. Bakit may power? Ano meron sa gospel? Ano meron sa gospel? So, alam lang natin, ang gospel is what? The death, burial, and resurrection of Jesus Christ. 1 Corinthians chapter 15. Pero anong saan ang power doon? Next. For therein, doon sa gospel na yon, is the righteousness of God revealed. Doon sa gospel na yon, yung righteousness of God na re-revealed from faith to faith, as it is written, the just shall live by faith. So yun pala yung power doon ng gospel. Nare-reveal doon yung righteousness of God. Paano nare-reveal? Sabi doon, from faith to faith. Nag-umpisa sa ka-faith, dapat magtapos ka rin sa faith. Naalala niyo yung sino yung tumakbo ng buong oval? Nakatakbo na ba kayo sa stadium, yung oval? Okay. Starting point nyo, yun din ang finish line nyo. Nakatakbo kayo ng ganon? Yung starting point nyo, yun ang finish line. Diba? Ibig sabihin, from faith to faith, ibig sabihin, walang stopover. Kung ikaw yung manampalataya sa Diyos, walang stopover kang dapat titingnan dito. Dire-diretso ang takbo mo. From faith to faith. At ang sabi, the just, ang sino mang matuwid, shall live by faith. So kung ikaw ay na-born again, ang buhay mo ay hindi na base sa sinasabi ng tao. Hindi na base sa sinasabi ng iyong naintindihan. Kundi nabubuhay ka na ayon sa tunay na pananampalataya. Bakit pananampalataya? Kasi marami pangako ang Diyos na mahirap paniwalaan. Kaya nga, kailangan nandito pananampalataya. Halimbawa, kaya mo ipaliwanag yung resurrection? Bakit yung patay nabubuhay? Kaya mo ipaliwanag? Sino makapagpangako ng Diyos? Ikaw ay ire-resurrect ko. Nakakita na ba kayo nag-resurrect na tao? Hindi pa, di ba? Mahirap paniwalaan. Kaya doon papasok yung faith. Kaya bakit tayo? Tingnan natin, no? Uso ngayon yung mga sakit na COVID. Pero bakit natin tayo pumapasok sa church? Hindi dahil sa sinasabi na ng science. Dahil sinasabi na ng pananampalataya na ikaw ay iingatan ng Diyos. Bagamat sinusunod natin yung protocol, pero hindi na tayo natatakot sa sakit. Bakit? Alam natin na merong Diyos na nagliligtas. Merong Diyos na na gumagawa ng paraan upang ikaw ay hindi dapuan ng sakit na sinatawag na itong COVID na ito. Why? Dahil ba sa science? Dahil sa reason? Dahil sa itong sinasabi ng marami? No! Because we live by faith at ito ang sinasabi ng Diyos na iingatan kita. So, bakit tayo nagsisimba? Bakit tayo nagpupunta pa rin sa simbahan? Bakit tayo nagdadasal? Nakarating ka na ba sa langit? Nakarating ka na sa lupang pangako? Di ba hindi pa? Pero bakit natin ito ginagawa? Eh kahit ano sabihin pa ng science, wala pa nakapunta sa langit. At ano sabihin pa ng science, mahirap pumunta sa langit. Wala kang rocket ship, wala kang spaceship na para umakyat, ni hindi ka nakasakay ng eroplano. Paano ka makakarating sa langit? We are living by faith! Nabubuhay tayo sa pananampalatayang ito. Bakit yung may sakit? Sabi ng doktor, wala ka ng pag-asa. Pero gumaling ka. Bakit? Kasi naniwala ka may Diyos na gumagawa ng lahat ng bagay nito. You are living by faith. Ang kilos mo parang walang sakit. Kasi sabi mo sa iyong sarili, naniniwala akong may Diyos na siyang gumagawa sa lahat ng bagay nito. The just shall live by faith.
Kaya yung taong nabubuhay na may pananampalataya, grabe ang kilos niyan. Parang wala makapigil sa kanya. Hindi siya nag-aatras. See? Kaya maraming halimbawa sa Hebrews chapter 11, lahat basahin niyo doon yung mga nabuhay sa ano, pinakakain sa leon, hindi nakakain. Hindi sila umaatras. Why? Because the just shall live by faith. Yun ang isang palatandaan na kung saan ikaw ay na-born again. Umaatras ka ba sa laban? Okay? Kung hindi, kaya maganda yung patutuon ng isang kapatid kanina na kahit mahirap, tuloy lang ang buhay. Di ba kapatid, sister? Tuloy lang ang buhay. At nakikita kong ngumingiti pa siya. Nakikita kong pumapasok pa siya sa simbahan. Why? The just shall live by faith. See? Okay, next. Kaya yung sinasabing yung salitang righteousness at saka yung just, iisa ang word noon sa ano, sa Greek, dikaios. So, hindi sila nagkakaiba. So, the righteous shall live by faith. Yun ang ibig sabihin noon. Next. So, sabi sa John chapter 16, verse 8 hanggang 11, when He comes, yung Holy Spirit, kapag dumating ng Holy Spirit, He will prove the world to be in the wrong. Pagdating ng Holy Spirit, susumbatan niya ang mundong ito dahil sa kanyang kasalanan. About the sin, righteousness, and judgment. About sin because people do not believe in me. Yun ang kasalanan. Nasusumbat sa iyo ng Holy Spirit. Ang kasalanan mo because you do not believe in Jesus Christ. About righteousness because I am going to the Father where you can see me no more. Susumbatan niya ang tao ng Holy Spirit na ito because of righteousness. Kasalanan sa righteousness. Bakit? Anong kasalanan nila sa righteousness? Because I'm going to the Father and you will see me no more. Ano ibig sabihin noon? Ang righteousness pala ay manampalataya ka kay Jesus kahit hindi mo na siya nakikita. You see? Naniniwala ba kayo na may Amerika? Kasi nakita niyo sa mapa, nakita niyo sa mga television. Okay? So naniniwala ba kayo may langit? Okay. Iba kayo natatanaw nyo lang. Naniniwala ba kayo may trono ng Diyos? See? Bakit? Kasi kahit hindi natin nakikita si Christ, mga kapatid, alam nating may Kristo doon sa langit na nakaupo sa luklukan niya. Bakit tayo nagdadasal? Kasi alam natin, there is someone there, someone up there listening to our prayer. Na may ikikwento ko sa inyo yung aking karanasan. Nakakahiya talaga sa Diyos. Okay, next. So sabi niya dito, of righteousness because I go to my Father and you will see me no more. Kaya the just shall live by faith. Kahit di mo nakikita si Kristo, ano sabi nga ni Tomas? Sabi ni Tomas, hindi ako maniniwala hangga't hindi ko mahipo ang kanyang daliri, ang kanyang kamay na may sugat. Tumaba si Jesus, sabi niya, hipuin mo. Okay, nung hinipo niya, abay, may sugat nga. Ikaw nga ay namatay. My Lord and my God. Sabi niya. Pero nasabi ni Christ, naniniwala ka sapagkat nakita mo ako, Tomas. But blessed are those who have not seen me and yet they believe. Mapapalad ang mga tao kahit hindi ako nakikita and yet they believe. Hindi natin nakita ang sugat ni Christ. Hindi natin nakita ang personal ni Christ. Pero we believe. Kaya sabi ni Jesus Christ, higit na mapalad tayo kay Tomas na ito. Si Tomas na nampalataya lang dahil nakita niya. Pero kayo, hindi nyo nakita ako. Pero you are much blessed than Tomas. Hindi mo, nahigitan natin yung isa sa mga alagad ni Kristo. Next. So my testimony about my lost car key. Alam niyo po, last week, nawala yung susi ko ng kotse. Maliit lang yan, di ba? Nagbayad ako ng motor ko.
umuulan noon. So kadudukot nang dudukot ko sa aking bulsa. Hindi ko alam kung saan nalaglag. Okay. Nagpanik ako, siyempre. Magkano mo, alam mo yung mapagawa pala ng susi ng kotse? Akala natin pwede na yung paggawa kanya sa tabi-tabi. Sabi nang sa akin doon sa Suzuki, abay, pag nagpagawa ka niyan, kahit na makopya pa niyan, hindi pa rin naandar yan kasi kinakailang i-program pa yan. So magkano po magpagawa sa inyo? 2,000 plus, paggawa pa lang. Programming, 1,000 plus. So nasa 3,000 plus ang gagastos mo. Oh, susi lang po. Eh, yung susi ng bahay namin, ano lang, 150 lang eh. Eh sabi ko, eh nag-iisang susi lang po yon. Eh paano pag nawala na talaga yung susi, anong mangyayari? Ay papalitan mo lahat yung susian. Kasi iisa yung susi ng pinto, nung starter, at saka yung sa likod. Eh magkano ang gagastusin? Mahigit 10,000. Patay, sabi ko, Lord, ano? Kaya nung nagpanik ako noon, sabi ko, ilang araw na hindi magagamit yung kotse, baka masira na lang yung kotse. Nung araw na yon, siguro mga Martes yon. Sabi ko, Lord, kung talagang may Diyos, di ba nakakaya yung prayer ko? Tagal na akong pastor, nagtanong pa ako kung may Diyos. Di ba nakakaya? Eh, totoo din sinasabi ng mga kasamahan kong pastor nung nasa ibang sekta pa ng reliyon. Sabi nila sa akin, Joe, Brother Joe, kahit pastor na kami, kung minsan tinatanong pa rin namin sarili namin, pag, lalo pag nahirapan na kami, may Diyos nga ba? Totoo yun. Sino sa inyo hindi nagtanong ng kung may Diyos? Lahat tayo nagtanong yan, di ba? Sa kahirapan? Ewan ko lang sa iba, no? Matibay ka. Ako hindi eh. Lord, sa liit ng susi na yun, sabi ko, kung talagang ikaw ay nandyan, may Diyos, na talagang may nakikinig ng prayer ko, ipakita mo sa akin yung susi na yun, Panginoon. Pumunta ako kila doon sa Kalamba, kila ano, kasi nanggaling din ako doon. Nagtanong ako sa gwardya, walang nakita. Nagtanong ako sa Kowloon, kasi magmimerienda sana ako doon, wala rin nakita. Nagpunta ako sa gasolinahan, kasi nagpagasolina ako, wala rin nakita. So gabi na yun, ikot ako ng ikot, pero nasabi ko sa sarili ko, parang malakas ang loob ko o malakas ang pakiramdam ko na magkikita at magkikita kami nito. Alam niyo, kinabukasan mga kapatid, nagtanong ako doon sa pinagbayaran ko ng motorsiklo. Alam niyo kung saan niya nakita daw? Noong unang bungad pa nga sa akin, ay wala nakakita. Tapos may isang nakarinig ng tanong ko, anong itsura ng susi niyo? Sabi ko yung susi po ng kotse, yung nakita ko sa kalsada, napulot ko lang. Sabi ng ganun. Sinabit ko lang dyan. So binigay agad sa akin, sobrang pasalamat ko sa mga kapatid. Grabe. Sabi ko, Lord, sabi ko, hindi lang ito yung patutuong gagawin ko sa mga naniniwala na akong meron talaga Diyos. Totoo nga. Oo. Ay, hindi ako nagkukunwari sa inyo. Talagang kahit pastor na ako, talagang may time na dumating sa akin buhay yon. Kasi malaking magiging problema ko. Okay. Pero kung tutusin, wala pang buhay doon, ha? Kotse pa lang yun. Pero mga kapatid, totoo po yun. At isa pang nanugod ako, pinapakinggan din pala ng Diyos yung prayer ko. Ay, bay, lalong lumakas sa loob ko, Lord, salamat! Pinapakinggan mo rin pala ako! Sabi ko, kaya mga kapatid, nung ako'y nangako sa Diyos nung araw na yun last week, sabi ko, Lord, hindi na ako magpapapetik-petik ngayon. Talagang uunahin kita lagi sa pagbabasa ko, pagdadasal ko muli. Alam mo, na-revive ako sa sarili ko. Ba, itong pandemic na ito, ang tagal ko namamahinga sa salita ng Diyos. Totoo yun. Kasi wala ka naman trabaho, wala ka naman ginagawa eh. Pero dahil dito mga kapatid, nabuhay ulit yung aking relasyon sa ating Panginoon. Praise God. Hallelujah. Next.